Well, kumusta kayo mga idol? Ang ating ngayong pag-uusapan ay yung apat na mga proyekto na ginagawa sa ating bansa nagiging dahilan ng pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aming munting channel, huwag mo na makalimutan mag-subscribe at pag-hit na rin sa notification bell sa all para lagi tayo updated sa bagong ating i-upload tulad nito. Pero bago natin umpisaan ang video ito, ay mag-intro muna tayo. Alam naman natin mga idol na ang bansang Pilipinas ay nahati sa tatlo. Nandyan ang Visayas, Luzon at Mindanao. Kaya naman ay pag-isipan ng ating pamahalaan na ito'y pagdugtong-dugtungin sa pamagitan ng mga dambuhalang tulay na gawin dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya naman sa videong ito ay mayroon tayong apat na pag-uusapan na isang dahilan na kauunlad ng ating ekonomiya ng ating bansang Pilipinas. Ang Pilipinas ay malapit na patungo sa mas magandang kinabukasan dahil sa mga masusing ating pinagplanuhan ng mga bagong proyekto na mag-uugnay sa mga komunidad at magpapalakas ng ating ekonomiya. At dahil sa mga dambuhalang proyektong ito, ang isa magiging dahilan upang gumaan ang kabuhayan ng ating mga mamamayan. Ang Pilipinas ay malapit na sa patungo ng mas magandang kinabukasan dahil ang bansa natin ay masusing nagpablano ng mga bagong proyekto na nag-uugnay sa komunidad at pagpapalakas ng ating ekonomiya at pagpapabago ng kinabukasan ng Pilipinas. Sa nakalipas na dekada at tila ba hindi sapat ang pagbibigay pansin ng kahalagang infrastruktura sa ekonomiya. Ngunit ngayon ay makikita natin ang sunod-sunod na malalaki at world-class na mga proyekto sa ating bansa. Kaya naman base sa proyektong ito, ang taong 2029 ang pinakahihintay na may kasamang pag-asa at excitement dahil sa mga makabulang proyekto na matatapos at mabubuksan sa taon iyon. At ang layunin na maging $1 trillion na ekonomiya ng bansang Pilipinas. Kaya naman sa video itong mga idol ay ating aalamin ang dahilan kung bakit natin masasabi na ang taong 2029 ay ang panahon ng bansang Pilipinas. Number 1, Metro Manila Subway. Ang Metro Manila Subway ang inaasahan na magbubukas sa taong 2029, ang pinaka-underground ng rails system ng Pilipinas. Ito ay may habang 36 km at mayroon 15 station nang nagsimula ang construction na ito noong June 12, 2022 gamit ang unang boring machine. Nagsimula ang construction sa mga station ng Ortigas at Shoe Boulevard noong October 2022 habang ang station naman ng Katipunan at Anunas ay nagsimula naman noong February 2023. Ang Manila Metro Subway ay ang pang-apat na pinakamalakas na rail line sa bansa. Matapos ang LRT Line 2, MRT Line 7, NCR at ang unang fully underground rail line. Ang disenyo nito ay para sa mga train na may bilis na hanggang 80 km per hour at mayroon itong inner diameter na halos 5.2 meter at outer naman ito diameter ay halos 5.6 meters. Dahil mayroon posible na magkaroon ng kinatawag na the big one na lindol, kaya inhanda na ang dambuhalang proyekto na kakayanin ang lakas ng lindol kung sakali mamangyari ito. At sisiguraduhin din ang ating ground system na ito ay magiging lamproof at magkakaroon din ito ng elevated entrances para maiwasan ang pagbaha, earthquake detection at isang train stop system katulad sa Tokyo Subway. Ang station naman ay dinisenyo upang maka-accommodate ng hanggang 1.5 million na pasahero kada araw. Ang Metro Manila Subway ay gagamit ng Subterranean Electronic Multiple Unit na gawang Sumitomo Corporation at Japan Transport Engineering. Noong December 21, 2020, ang DOTR ay nagplanong mag-order para sa 240 rail cars na maaaring iarin sa 38 cars transit
Kapag ito ay mabuksan sa 2029, mapapasali ang Pilipinas, mga Asian countries, pati na din sa buong mundo na mayroon underground rail system. Ang ating pangalawa sa listahan ay New Manila International Airport. Kabilang din sa mga inaasahan magbubukas sa taong 2029 ay ang isa sa pinakamalaking airport sa Asia ay yung New Manila International Airport sa probinsya ng Bulacan. Ang paliparan ay tinayo sa 2,500 hectares coastal property bilang bahagi ng isang inaasahan 12 hectares township na natagtatampok ng mga residential zone. Ang Government Center Seaport ay isang industrial zone. Ang 716 million pesos ng halaga na proyekto ay pinapaluba ng passenger terminal building na may airland site facility. Nagsimula ang groundbreaking noong October 4, 2020 at ang aktual na construction ay unang yugto ay nagsimula naman noong March 8, 2023. At inaasahan matatapos ang land development sa dulo ng taong 2024. Sa ngayon mga idol ay mahigit 75% ang land development ang natatapos na. At ang construction mga idol ng runway ng terminal building ay inaasahan magsisimula sa susunod na taon. Ang paliparan mga idol na magkakaroon hindi bababa na apat na runway o aabot pa nga ito ng 6 at magkakaroon ito ng pasilidad na aabot ng 200 million na pasahero kada taon. Sa mga idol ang partial ability nito sa taon 2028 at ang full operation naman ito sa taon 2029. Nakayang-kaya magkapagsabayan sa mga bigating airports sa Asia kagaya ng Singapore Changi Airport, Dubai International Airport, at Beijing Daxing Airport. Ang ating pangatlo sa listahan ay yung Bataan Cavite Interlink Bridge. Nagtataklaan na rin ang simula ng construction na ito sa malaking dambuhalang proyekto sa susunod na taon. Ito ay ang Bataan Cavite Interlink Bridge. Sinisikap naman ng DPWH o Department of Public Works and Highway na simula ng pagpapatayo ng tulay sa unang quarter sa taong 2024. Ang tulay ay may habang 32.15 km na ay apat na lines na nag-uugnay sa bayan ng Marabilis ng Bataan at ng bayan na Cavite. Kaya nito mga idol peklin ang oras na paglalakbay mula sa 5 oras hanggang 45 minutes na lamang. Inaprubahan ng National Economy and Development Authority o NEDA. Ang proyektong ito noong 2022 may budget na aabot ng 175.5 billion pesos. Noong Marso nitong taon mga idol ay sinabi ng DPWH na detalyado disenyo na engineering proyektong ito ay nasa 70% na kompleto na ang disenyo ayon sa PCID ang binubuo na dalawang cable-stayed bridge na may pangunahing response na 900 meter para sa South Channel Bridge at may 400 meter naman para sa North Channel Bridge. Pag matapos na ang dambuhalang tulay na ito mga idol, ito ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Ang ating pang-apat sa listahan, ang North-South Commuter Railway. Ang North-South Commuter Railway o NECR ay isang proyekto ng railway na mag-uugnay sa Clark City hanggang sa Calamba, Laguna. Ito ay may habang 14 km na marilis ng crane na mag-uugnay sa Central Luzon, Calabarzon. Inaasahan na magkakaroon ito ng buong operasyon pagsapit ng 2029. Inaasahan din na maglilingkod ito na mahigit 1 milyong pasahero araw-araw at mababawasan ang oras ng biyahe mula sa 4 oras hanggang sa wala pang 2 oras. Ang proyekto mga idol ay pinunduhan ng Japan International Corporation, Agency JICA o Asian Development Bank
na may kabuuan gastos na mahigit kumulang 873 billion pesos. Ito ang tinuturing na pinakamalaking gastos na proyekto sa kasaysayan ng transportasyon ng tren sa Pilipinas. Mga idol, may tatlong bahagi ng NSCR. Ito ay ang PNR Clark 1, PNR Clark 2 at PNR Calumba. Ang PNR Clark 1 ay aabot ng 38 km mula sa Tutuban sa Maynila hanggang sa Malolos, Bulacan. Ito ang pinakamaagang nasimula ng construction. Nagsimula pa noong February 2019 kasama ng 8 cartridge seat na handa na para sa operasyon. Ang PNR Clark 2 ay aabot ng 53 km mula sa Malolos, Bulacan hanggang sa Clark, Pampanga na pagkatapos ng 16 na buwan na pagkaantala ay sinimulan na ang construction noong September 2022. Ang PNR Calumba naman, mga idol, ay aabot ng 56 km mula Sulis, Maynila hanggang sa Calumba, Laguna. Ang piece na ito ay makapasidad na aabot ng 550,000 pasahero kapag ganap na itong gumana. Ang mga proyektong tren na ito, mga idol, ay magbibigay na mas mabilis at mas magaan na paglalakbay para sa mga pasahero at magbubukas para sa mga oportunidad para sa pag-undad ng ating bansa. Kapag matapos na ang proyekto, mga idol, ito ay magiging pinakamahabang tren sa bansa at siguradong magiging bintahe ito sa transportasyon. At inaasahan, mga idol, na positibong epekto sa ating ekonomiya para sa pag-unlad ng ating bansa. Ayon sa komunista, aabot daw ng $1 trillion ang gross domestic product ng Pilipinas pagsapit sa taong 2029. Taong 2022, ang ekonomiya ng Pilipinas ay mabilis na lumago sa rate 7.6% at mabilis ang paglago ng ekonomiya na itala sa Pilipinas nang simula noong 1976. Ang Pilipinas ay tinatayang isang bansa na maliit na grupo sa relihiyon ng Asia Pacific na may 1 trillion economy. Sasali ang Pilipinas sa Japan, China, Indonesia, Korea, Australia, Taiwan at Indonesia. Ito ang grupo ng pinakamalaking ekonomiya sa Asia Pacific. Sa kabila nito, mga idol, marami pang pagbabago ang maaari nating masaksihan sa halos isang dekadang paglalakbay patungo sa taong ito. Ang tanging layunin lamang ng bawat Pilipino ay magkaroon ng masaganang buhay at kaunlaran ng bawat Pilipino. Dito na po nagtatapos ang ating mahiwagang video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Walang sawang suporta. Ikaw, idol, anong masasabi mo sa hinaharap ng ating bansa sa pag-unlad ng ekonomiya sa darating na 2029? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang. Mag-ingat. God bless. Bye-bye.